Sa tansya ng DOST, sa Mayo o Hunyo ay makakakuha na ng lisensya ng Food and Drug Administration o FDA ang bakuna laban sa COVID-19. Sa panahong iyon ay maaari na itong ibenta at gamitin ng publiko, pero ayon sa FDA, kailangan pa rin itong subaybayan. Binabantayan natin for the next 2 to 3 years kung meron pa tayong makikita na yun nga, baka mga possible side effects na matagal na panahon bago lumabas, o kaya pag yun nga makikita sa mga pag million-million na yung ating mga nabakunahan. Bago bigyan ng lisensya ay dadaan muna ito sa phase 3 ng clinical trial kung saan kabilang ang Pilipinas sa lalahok. Partikular ito sa bakuna na ginawa ng Russia, ang Sputnik V. Ayon sa DOST, nasa 10,000 volunteer ang kailangan sa phase 3, subalit dahil sa maraming bansa ang sasali dito, ay mas kakaunti na lamang ang kakailanganin. Isasagawa ito sa mga residenteng maraming naitatalang COVID-19 cases sa loob ng hanggang 6 na buwan. Ang mga tao na sasali sa trial ay bibigyan ng kompensasyon na katumbas ng kanilang naabalang oras kasama na ang gastos sa pagkain at transportasyon. Hindi nila maaaring bigyan ng malaking halaga ang mga volunteer. Kasi baka yung mga tao ay sumasali hindi dahil naintindihan nila yung kung ano yung makukuha nila sa trial o voluntaryo nilang gagawin, kundi ginagawa nila dahil may bayad at malaki. Ipaliliwanag muna ng maigi sa kanila ang magiging proseso ng clinical trial at kung ano ang posibleng marandaman o mangyari sa kanila. Tiniyak naman ng DOST na mahigpit na babantayan ng mga dalubhasa ang kalusugan ng mga sasali sa clinical trial. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.